I would like to share with you, brothers and sisters, ang hindi na topic na gin-share ni Elder Ronald A. Rospan sa Quorum of the 12 Apostles last year, October 2020 General Conference. So, Dere, so I would like to share yung story na din-share niya. This is a true story na experience ni Elder Rospan. So, nag-tattoo siya, nag-visit siya sa hospital sa iyang father nito, na though, hindi ko lang, lapit na siya mapatay. So, nag-visit sila, and then as they entered the room sa hospital, kung sa diin nakapagpangliya ng father nito, nasugatan nila yung bishop na pagkuha. So, they greeted the bishop, and then ang bishop responsive bishop. And then, napaminsan ni Elder Rospan, sinya, what a nice bishop nung ay nag-ministering siya, nag-ministering siya sa iyang member, sa iyang award. No? And then, pagsunod ni Elder Rospan, upuli niya ma-wife, no? He mentioned niya sa iyang father-in-law, siya ka namin, sa iyong mga bishop yung nag-ministering niya. And then, yung father-in-law niya nag-reply na, na hindi lang mamuna, ako mismo man nag-request na mag-visita siya din sa ako because I want to renew my department. No, because ang bagay din is I want to go recommended to the Lord. No, kaya pinta na siya mapatay para na sa sisters and he gusto niya nga mapatay siya na ma-renew yung iyan at department. No, he wants to be recommended to the Lord. So, brothers and sisters, ano po na kaimportante yung tabarakamin? Now, for those na mabagong members sa church, no, ang muna yung tsura sa tabarakamin, no? Ka, ini, ang tabarakamin, hindi lang siya ordinaryong mapapin, but this is very important, no? For those na experience sa temple, di ba, as we go sa temple, naka-ukit dira sa magsulod sa temple, may nakapunta holiness to the Lord. And the temple, as we all know, is the house of the Lord. No, and no unclean thing na makasulod sa balay sa natin na Diyos. Wala sa may makasulod na hindi sa hindi worthy. So, amuni siya ang nag-recommend na nagpakita na we are qualified, na we are recommended. No, through our bishop, nung nag-sign sa atong nag-recommend para makasulod kita sa temple to perform the sacred ordinances. No, brothers and sisters, pastor niya sa inabal ni Brother Marshall, no, ang iyang topic is gathering of Israel. So how can we be part of the work of salvation if we don't have a temple recommend? Yes, we can do missionary work even with that, wala kita sa temple recommend. But how can we perform the sacred ordinance in the temple if we don't have sa temple recommend? No, ito ang mga importante ng ordinances para mapuligyan natin yung mga brothers and sisters natin, yung mga ancestors natin na wala pa naka-receive, no? Wala pa na-perform yung mga sacred ordinances ini para makapalit kita sa kinagyan sa mga Israel. So this is very important, brothers and sisters. And inambad din gani, to qualify for the honor of the temple recommend, you must live in harmony with the teachings of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So kinanda natin, ipangapuhi kung ano yung ginatundo din sa simbahan. No? Pero sa kinasa pa mga ni Brother Zuela, ang ginshare na natin sa atin, ang mga kinhimo ni Jesus Kristo sa atin. The question is, brothers and sisters, ano naman yung mahimo natin para kay Jesus Kristo? Ano naman yung mahimo natin para sa Diyos? No, kinhimo na naman tanan para sa atin. No, ginintagaan niya kita sa buhay para makabalik sa kanya kong Father. So ano naman yung way natin in return no, sa kinhimo ni Jesus Kristo sa atin? So brothers and sisters, inabanda rin no, sa temple recommend, di ba may mga interviews nga kinandaan mo akyan para mapalaan if you are qualified na for the temple recommend. So dali, through the interview, ma-discover ni mo, sa self ni mo mismo, kung ano pala ka basbog ang iyong mga pagtuukan niya sa Kristo. It's also your chance to express your feelings, your testimony, to share your testimony. And also, dali, mabalaan kung if you are really keeping the commandments of God, if you are really keeping the standards of the church, and if so, minakip mo, then you are qualified, and the bishop will sign the temple recommend. And then you will also sign. And as you sign the temple recommend, brothers and sisters, both silingon, nag-commit ka
sa nag-sign ka sa inyo, pero kung gusto nyo mag-commit ka nga i-keep ang mga commandments pag ang standard sa simbahan. I promise ka. So kung wala na natin pinahimo, yakahimo, yakasala kita, yung minitulipan. Pero sa kanina sinihanda ng brother sa inyo. Minitulipan sa mga sala. And brothers and sisters, also, how can we be qualified sa to be recommended to the Lord? If every Sunday, nagasimba kita, nag-attend kita sa sacrament meeting, and then after the sacrament meeting, nag-apuli kita. Wala kita nag-attend sa ating class, sa ating Sunday school, nag-apuli kita. What is the reason why nag-apuli kita? Dadali kita, kapag mga kinanang pagkakitigaan, or ano? Brothers and sisters, this is very important. Not before 3 hours ng simba natin, so kung 2 hours na lang. Pero nag-apuli kita niya po. So that is something na kailangan natin pag-uwan, brothers and sisters. No, kaya every time mag-huli kita after sacrament, may sala na naman kita. And we need to repent again. So we need to stay, we need to attend our classes. Also, brothers and sisters, how can we be qualified to be recommended to the Lord if we don't pay our tithes? No? Wala kita kabayan sa ating tithing. No, how can we be qualified to be recommended to the Lord if nag-disobey kita sa standards sa simbahan? How can we be qualified to be recommended to the Lord if we don't keep the Sabbath day holy? How can we be qualified to be recommended to the Lord if we do not sustain our leaders, if we do not support our leaders? Now, how can we be qualified to be recommended to the Lord kung Sunday nga at now, ato kita yung nag-outing, no? We're doing business and everything na hindi siya in harmony sa ginatuklo sa simbahan. So brothers and sisters, I know all of us, we are not perfect, pero ang ina-require sa aton para maging recommended to the Lord is to be worthy. Maging worthy lang kita ang ginamit ng brothers and sisters. Para makapagod kita sa proper recommend, so we can be part of the work of salvation, can help our brothers and sisters gather Israel, and that is also, in return, ang mahatag natin sa Diyos sa ginhimo ni masakripisyon ni Jesus Christo para sa atin. Simple lang gani, compare sa ginhimo ni Jesus Christ sa atin, nagpagat ng buwang dugo sa every course na matapang sa pinansang Diyos sa cross. Huwag natigo pa siya, kastigo pa siya. Imagine that, brothers and sisters. So, I know, brothers and sisters, nga palaga kita ni Heavenly Father ng Jesus Christ. No? All we need to do, no, ang bagay ni Trigger, temple recommend reflects a deep spiritual intent that you are striving to live the laws of the Lord and love what He loves. Humility, meekness, steadfastness, charity, courage, compassion, forgiveness, and obedience. And you commit yourself to those standards when you sign your name to that sacred document. Pasihan ako tinagay yung sisters. You commit yourself when you sign. You want to recommend. And also, among it to recommend, very reflect that you are humble enough to follow kung ano yung kinahambal sa ating mga leaders, kung ano yung tuto sa ating sa Diyos, kapag-tisan niya mga commandments. No? So, nasa ating brothers and sisters, no? Kung i-apply natin sa ating makabuhi or printing. So we are no longer young, brothers and sisters. We are already mature enough to know what is right and to know what is wrong. So I know all these things are true. And in closing, in Abani Elder Rasman, begin the process now to become recommended to the Lord so that His Spirit will be with you in abundance and His standards will bring you peace of conscience. So brothers and sisters, this is a promise blessing. The Spirit will be with you in abundance and peace of conscience. And all these things are true in the name of Jesus Christ. Amen.